ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Pero ang totoo ay gustong gusto kong pumunta dito nung pang nakaraang Friday. Kaso hindi ko inaasahan na magkaganito mangyayari sa akin itong sakit na ito, na hanggang ngayon ay tatlong doktor na ang tumingin. Dalawang doktor ang sabi ay otitis media. Yung dito sa tenga ko ay may namamaga daw, kaya nahihilo ako, kakaroon ng vertigo. Vertigo. Nung una, nakahiga ako, pag gumaling sa kaliwa, nahihilo. Pag gumaling sa kanan, wala. Tapos, nung niresetahan ako 1 month ago, binigyan ako ng gamot. Naubos ko yung gamot, antibiotic at saka yung betahistin, nawala naman. So akala ko magaling na ako. After 2 weeks, bumalik na naman yung sakit ko. Kaya bumalik ako dun sa doktor na nagbigay sa akin ng gamot. Tapos, tiningnan niya yung tenga ko, wala na naman daw inflammation na dito sa kaliwa. Sabi niya, wala naman daw. Okay na ako. Kaya lang sabi niya, hindi ka na makaya ng gamot. Kinakailangan na mag-undergo ka ng MRI. So, pinadala ako sa doon sa Green Crescent dahil doon yung aming insurance na tinatanggap. Kasi mababa lang yung insurance namin eh. Ay, magkano yung MRI? 850 reals. At saan kami kukuha ng perang ganun? So, hindi pwedeng isang lakas. So, nangyari, pagpunta ko doon, ipapa-approve pa daw yung yung insurance. Sa madaling salita po, ay na-approve naman at 69 reals lang yung binayaran ko. Amen. Kaso, nung pagpunta ko nung unang araw, ako'y ninervyos. Dahil pinasok na ako doon sa parang cube? Parang tunnel na kadilim-dilim na ganun. Pag nilagyan ako sa tenga ko, tapos ninervyos ako, ang lakas ng palpitate ng puso ko, parang pakiramdam ko, pinapasok na ako sa kabaong. na ganun pala yun, pagkatapos ang ingay pa, tuk, 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 tuk. Tapos sabi, para hindi mo marinig, ayan, may sounds, may headphone. Kaya lang ang Quran, hindi ko na maintindihan, wala bang English? Sabi ko nun, wala. Ay, may pinipindot dun sa kamay, pag hindi mo kaya, pipindutin ka para ilabas. Magpipindot ka. So, ipinasok ako dun sa loob. Kapapasok pa lang, 1 minuto pa lang. Ninervyos na ako, wala nang mangyayari sa akin. Ipinindot ko na, sabi ko, hindi ko kaya dito, hindi ko kaya, ilabas na ako. Ah, doon ka na lang sa open MRI. Yung open, yung may daylight, hindi na tulad yung madilim. So, nilipat ako doon sa kabila. Paglipat ko doon sa kabila, paghiga akong ganyan, doon inatake naman ako ng vertigo. Yung hilo ko umiikot talaga, nag-i-spin talaga. Ikot talaga na ikot. Tapos sabi ko, hindi pa ako naipasok, sabi ko hindi ko kaya. Ay di sabi nung nag-aasi sa akin, bumalik ka na lamang. Tanong mo sa doktor kung ano ang dapat gawin para ikaw ay ng MRI. Sabi mo kung ikaw ay kinakailangan patulugin o bago ipasok dyan. Di pumunta ako doon sa doktor, bumalik ako ng Green Crescent. Sabi ko, natake ako ng vertigo, umiikot yung ko. Tapos sabi ng doktor, wala tayong magagawa, kailangan mag-undergo ka ng vertigo na hindi ka patutulogin. So, i-condition mo yung iyong sarili na So, lumipas ang 1 araw, sabi ko, kailangan mai-ano ko to, sayang ito. Mahal ito, buti na nga, na-approve yung yung insurance ko. 69 lang yung binayaran ko. So, kahapon, pagpunta ko, sinalang na ako ni Kabayan, ayun, nakatapos ng MRI,
Pero ang resulta pa ay sa ano, sa Sunday morning, kung ano yon. Ay pag-uwi namin, kinabukasan kanina, umiikot pag-gising ko. Dati-rati, umiikot lang kapag nakahiga. Ngayon kanina, pagtayo ko, pati pagtayo ko, nahihilo na rin ako. Higa, tayo, higa, tayo. Ay nag, ano na nga ako, nag, parang namamaalam na ako kay Missy. Sabi ko, ikaw na ang bahala sa mga bata. Baka dito na ako kukunin ni Lord. Huwag ka nagsasalita ng ganyan. I-rebuke mo yun. Ayun nga, na masyado na akong naaano sa sarili ko. Cancel mo yun. Nawawalan na ako ng ano. Sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Tulungan mo po ako na sana mawala itong pagkahilo ko kung anong gagawin ko. Pagpunta namin doon, sabi ko kay Mrs., umaga, samahan mo ako, hindi ko na ito kaya, baka dito ako abutin. Ay di nagbihin siya, punta kami doon sa Durat-Gurnata kung saan tumatanggap ng insurance. Pagpunta namin doon, 7 o'clock, ngayon na, kaninang umaga, sarado, naku patay. Sabi ko, saan tayo ngayon? At tumatanggap lang ng insurance doon sa Green Crescent, malapit sa Bata. At sa Bata, doon sa Al Jazeera. Kasi mababa na insurance. So, drive kami. Hanggang sa maihatid kami doon sa Al Badri Hospital. Nagpagasolina ako, tapos nakita ko, Al Badri ito ah. Dito na kaya ako mag-ano, kasi nagdadrive ako kaninang umaga, talagang straight lang. Hindi ako pwedeng tumingin sa side mirror. Nahihilo ako. Yung ganyan at saka ganoon. Hindi, kaya nagdadrive ako, Diyos ko po. Straight lang pagliliko ako. Ganyan lang mata lang kaninang umaga. Kasi kung magta-taxi kami, maghihintay pa ng taxi, matagal. Eh, nahihilo ako, baka matumba. Hindi mo tinawagan. Hindi ko naisip. Dapat may hawak ka ng ano, cane or ano. Oo, talagang ano, pinilit ko na ano. Tapos, pagdating dyan sa Al Badri, walang insurance, hindi tinanggap. So, nagbayad kami. Pagdating doon, ang available lang ay yung GP. Walang espesyalista sa tenga. So, tiningnan yung tenga ko, tapos kanan, kaliwa. Tapos sabi niya, may ano ka? May problema ang tenga mo, sabi niya. Opo, 1 month ago, merong, ano sabi niya, otitis media, yan sa kaliwa mo, sabi sa akin, namamaga. Yan ang dapat na, ano, ay di, yung ginamot sa akin noong last month, para bang bumalik, yun ang diagnose niya. So, tinurukan ako ng dextro, sabi, yung ano bang tawag doon, may gamot pang paano raw ng hilo, para mag-subside yung hilo. Tapos tinurukan ako dito ng sa pain reliever dahil parang yung ulo ko parang binibiyak ng martilyo sa sobrang sakit, hindi na makaya sa panadol. So pain reliever kaya dalawa. Yun, pagkatapos nun, medyo naimasmasan ako, tapos binigyan ako ng bagong gamot. Yung gamot na sa hilo at saka antibiotic na. So pag-uwi ko kanina, pag-uwi namin kanina, alas 9, nag-ano ako, yun nga, tumawag ka nga si Kuya P. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Pagkatapos noon, tsaka pala, siyempre kumain muna ako. Uminom ako nung binigay sa aking gamot, na antibiotic at tsaka yung isa. After 2 hours, 3 hours, tapos na kayo, natulog lang ako, pagkising ko, ayan, eto na, nakakalakad na ako. Amen. So parang yung pagingi ko ng tulong sa kanya, parang iginaid niya ako sa tamang gamot na imaibigay sa akin na matake ko para mawala ito at siguro para makapunta ako dito at makapag-testimony sa inyo kung ano yung ano nangyari sa akin 2 weeks na, hindi pa ako nakakabalik. Sabi ko, baka iniisip ni Kuya P, hindi. Nabobola lang ako ng tunay na pagbabago ko. Baka, bakit ngayon? Pangalawang linggo na, wala na naman. Hina yata ng prayers ah. Sabi kong ganun. So kanina parang inanunan din ni Lord na dalhin ako doon sa doktor na magbibigay sa akin ng bagong gamot. Kasi kung iintayin pa yung
resulta ng MRI, sa Sunday pa yon, sa Sunday pa umaga, tapos dadalhin ko dun sa Green Crescent uli para basahin ng doktor yung resulta. Hindi pa nakikita noong doktor na inano ko, parang inano na sa akin ng Diyos, parang binigyan na ako ng instant, huwag mo nang hintayin yan, eto na yung doktor at yung gamot na iinumin mo para ikaw ay maging normal, na hindi na susumpong ng pagkahilo mo. Parang yun ang gustong iparating sa atin ng sa akin ng Panginoon, na matanggal na yan para makabalik ka doon sa dito nga. Amen. Para magpatotoo sa inyo. At marami pang nangyari sa buhay ko. 2 weeks ago, yung gaya ng sabi ko sa inyo, napakaliit na bagay, pero hindi ko sukat akalain na makakatawid yun ng 1 week or 2 weeks na panggasolina ko, na hindi ako hihingi sa asawa ko. Amen, 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 amen. Wala akong sweldo, wala akong trabaho, pero dumarating, Lord, wala na talaga, sa maniwala kahit hindi. Ayaw kong mangingi sa kanya dahil kung maaari, kung kakayanin ko pa, at kung ano ang ibigay ni Lord, hindi ako hihingi sa kanya dahil malakas pa naman ako, nakakapagmaneho pa. Ay, ang daming tumatawag sa akin, nagpapahatid, nagpapasundo, nakikipadala ng pera. Pag nagpadala kasi ng pera sa akin, sa quick pay, meron akong ATM, i-add ko yung beneficiary mo, bibigyan mo ako ng 20 reals. Parang service ko, ako na ang maghuhulog dun sa ATM pera mo, MoneyGram. Ganon yung isa-isa kong sidelines. Mm-hmm. So, ang daming tumawag sa akin na pakipadala, pakipadala. Eh di may 20 ako, may 20 ako dito, may 20 ako doon. Oh. Ayun nga lang, yun sa inyo na damay. Ay hindi, sa... Basta... Mayaan mo na yun. Oo. Mayaan mo na yun. Basta maliit na bagay na ganun. Tapos si Mrs. naman, pagod na pagod sa trabaho. Ako'y naaawa na rin dahil pamula alas 8, alas 9, iahatid ko doon. Tapos uuwi, alas 6 ng gabi, alas 8 ng gabi, alas 10 ng gabi. Awa na ako. Ano ang magagawa ko? Hindi pa talaga, hindi pa binibigay yung sweldo namin. Ay, dumating na yung amo niya. So, sabi ko, Lord, bigyan mo po ng lakas ang aking asawa na makapagtrabaho ng diretso, dahil ako po ay may sakit na may sakit sa pag-iisip, na kung ano-ano ang iniisip, stress. Ganun pala yun. Sobra akong stress. Sa totoo lang, tingnan nyo ang mukha ko, ang eyebag ko, ang ano ko. Hindi ako fresh. Sa totoo lang, ang dami kong iniisip. Kawawa ka, kuya. Ba't kailangan mo mag-isip? Magbasa ka ng Biblia. Eh, yun na nga. Kaya dapat para nga... Para ma-relax ka. Oo, may follow up. May ano, sabi ko, huwag panghinaan ng loob kaming mag-asawa. Paano na kung ako nga may sakit na, tapos manghina pa ng loob ang asawa ko, di dalawa na kami. Kaya dapat talaga umaten dito at magpatutuo. Amen. Para ma-release. Amen. Ma-release yung sarili, ma-release yung problema. Yung problema, ibigay natin sa Kanya. Amen. Matagal na natin dinadala ang problema. Tayo ang mamawak eh. Ibigay natin sa Kanya. Siya na ang bahala. Amen. Ayun, nangyari sa akin ng 2 linggo, binigay ko sa akin eh. Na naman, kaya hindi pa ako gumaling-galing eh. Hindi ko pa may surrender totally sa Kanya. Kaya nga sabi ni... Hindi na naninigarin ako yan. Hindi na. Wow. Yes. Yes. At ako nga makapagpatunay dyan. At hindi na rin talaga ako nanonood ng ano, puro Christian na lang talaga. Yes! Yun ang unang, tinanggal sa akin ni Lord. Ang pananood ng pornography, pagda-download ng pornography. Woo! Paninigarin mo. Lord, tapos yung kapatid ko, pamakit ko, kinakausap ko sa text, ang sinasabi ko tungkol sa Panginoong Diyos. Amen. Na kaya pala tayo naghihirap tol, sabi ko dun sa kapatid ko. Yeah, very good.
Kaya pala tayo naghihirap doon. Yung problema natin, sinasarili natin. Amen. Yung nangyayari sa buhay natin, tayo lang ang humahawa. Hindi natin kasama ang Diyos. Amen. Kaya pala kahit anong laki ng ating kinikita, anong laki ng ating tubo sa business, wala nangyayari dahil napapalitan ng bisyo. Anong nangyayari ng babae tayo noon? Ayong gastos natin sa babae, kung inipon mo yun sa pamilya mo, ibigay mo sa asawa mo. Mario ka na ngayon. Diba? Kaya nga ninakaw nga ng Diablo. Amen. Ninakawan ako ng Diablo, ibinigay yung pambababae, pag-iinom, pag-lustay sa perang walang patutunguhan. Kaya tayo naghihirap. Ayun, ang sabi ko dun sa, ano, dun sa kapatid ko, ang sagot sa akin, salamat sa Diyos at ikaw ay binago na. Ang tagal ko nang dinadalangin na ikaw ay magbalik na loob sa Diyos. Amen! Yung pala, siya, nauna na siyang nagbalik loob sa Diyos. Ako pala, nahuli ka, nauna na ako sa'yo. Ang sabi sa akin. Eh, nagpe-pray pala sa'yo, kaya ganun. Oo, oo. Tapos yung isa naman, napamangking ko, sabi niya, di naman ako nagdadasal. Di naman ako nahingi ng tulong sa Diyos. Sabi niya ganun. Ba't naman ako'y okay? Ba't ako na andito? Sabi niya ganun. Kasi, kahit hindi ka nagdadasal, pero tumutulong ka sa kapwa mo, tumutulong ka sa magulang mo, at sabi ni Jesus Christ, kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, ay parang ginawa mo na rin sa akin. Amen! Kaya, sabi ko, kung hindi ka man nagdadasal, sa pamangkin ko, yun na yun. Hindi ka naging madamot sa iyong mga magulang. Ilang tao ka dito sa Saudi, lahat ng sweldo mo, binigay mo sa magulang mo kasi binata siya. So kahit hindi ka magdasal, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ganun ba yun? Sabi niya. Oo! Yung pagpunta mo ng Qatar, hindi mo yan pinagdasal, pero yung nagpapunta sa iyo ng Qatar, pinagdasal ka pala dahil kausap ko yung girlfriend mo. Kaya ngayon yung pamangkin ko, nasa Qatar na, dati nasa Riyadh. So, yun, yung mga nangyari sa akin. Tapos yung kumpare ko, yung dalawa, yung isa, katuloy kong sarado, hindi na mabuksan-buksan, kaya hindi na makaalis siya, sarado eh. Oo, sarado. Oo, kaya... Ay, yung isa naman, yung isa ko naman kumpare na kasama rin, ay wala na, yung dalawa yun, hindi na mga pagbiro sa akin na dati-rati eh ano. Ano yung dinownload mo? May bago ka ba dyan? Hindi na sila makapagsabi sa akin. Ang gano'n. Dati-rati. Dapat sasabihin mo, Chris. Naiiya na, naiiya. Dati-rati, sabi sa akin, may bago ka ba dyan? Ayun sa akin, may bago. Pakuan, pati pakuan, tinira. Patingin nga. Pakuan, binutasan. Ay, ako po. Yung mga gano'ng kakaiba. Ngayon, pag tinatanong ako ng ano, may bago ka? Wala na talaga pare, hindi ko na talaga pinapanood. Hindi nga. Man, hindi nga, puro Christian, panoorin mo yung rapture. Sabi ko sa kanya, panoorin mo yung left behind. Isa-isang nawawala yung tao, nawawala yung damit, nawawala. Ano yun? Basta, isa-send ko sa'yo. Yun na ngayon ang isa-send ko sa'yo. At saka yung mga sinesend sa akin ng asawa ko na tukol sa... Yung sinend ko yung isang pastor na nagkunwaring pulubi dun sa labas. Tapos, ang ano ko naman doon, ang discernment ko, yung parang naisip ko, di pastor, nandun sa labas, marami siyang ano, yung mga nagpupunta sa church, marami nakirami sa kanya. Marami nagbigay. Maraming, sabi gusto mo, dito ka sa loob, di ba sabi? Ang inisip ko naman, ano kaya sa simbahang Katoliko, yung pare, pumunta doon sa labas, at mag-anyong ganun. Doon kaya sa mga sumisimba, may makaalala kaya sa kanya magbigay at magsabi, eh, doon tayo sa loob. Ganon? Ewan ko lang, wala pang nangyayari. Pero siguro, pag nangyayari yun, kita nyo naman ang mga Katoliko. Hindi ko sa sinisiraan, pero yung pananampalataya ng Katoliko, kaya ayaw sumanib sa born again kasi marami silang mai-give up na hindi nila kaya dahil masarap. I-give up nila paninigarilyo. Bawal yan sa born again. Di, sabi pala sa akin nung
parang bayaw ko bilas. Sabi sa akin, abort na ka na, hindi ka na ninigarilyo, hindi ka na nagiinom. Hindi ka na, ang daming bawal doon. Sabi ganun. Eh wala naman po sa Biblia yung bawal na paninigarilyo. Ang nasa Biblia, yung hindi makabubuti sa iyong katawan, ay huwag mong gawin. Ay makabubuti po ba ang sigarilyo? Hmm. Ayun, eh hindi naman ikaw pinagbabawalan ng ano, ng born again na huwag mong manigarilyo, huwag mag-inom. May freedom tayo eh, may free will tayo, nasa sa atin lang yun. Pero ito lang ang masasabi ko. Kapag giginib mo ang isang bagay na masarap sa iyong pangangatawan at hindi sa kalooban ng Diyos, napakasaya ng buhay. Amen. Masaya ang buhay. Amen. Amen. Kaya sabi ko kay Mrs., kung sa tingin mo, eh ako ngayon lang, ngayon ka lang nagbabago, sabi niya, ngayon na lang yan, kung kailan ka pa nakaramdam ng ano, mamamatay ka na, tsaka ka nagbabago. Ngayon pa lang yan, sabi ko, kakainin ko, puro ano na, puro gulay na, hindi na ako magkakain na. Kinakain mo na yung pagkain ni Ate Michelle? Oo, nung minsan, kumain ako ng broccoli, broccoli lang, nilaga ako lang. Oo, tapos kanin, kanin lang, walang ulam. Kanin, tulak sa tubig lang. Oo, ganun lang ginawa ko nung minsan. Tinigil ko muna ang, ano, ang mga mamamantika. Kaya siguro sa susunod na Friday, makaka-attend na ako. Si Mrs. gusto kong magsalita. Okay. Hindi, walang problema. Gusto kong magsalita. Maganda ka pa rin. Next week. Okay. Maraming salamat. Amen. Amen.